Knock, knock. Who's there? Cebu. Cebu who? Cebu, Cebu. Sabi ko nga, wala. Trivia muna. Alam niyo ba na ang Cebu ay isa sa mga natatanging lugar sa bansa na magkapareho ang pangalan ng probinsya at syudad? Oo nga, no. Pero sa kabila nito, sa pangalan lang sila nagkakaisa. Dahil pagdating sa pamamalakad, kanya-kanya sila ng diskarte. Minsan, nag-aaway pa nga yan. Pero wait, di ba ang provincial capital ng Cebu ay nasa Cebu City? So, paano nangyari? Kung kayo ay nanood ng episode 3, dinalaki natin ang tungkol sa mga highly urbanized cities. At nabanggit natin doon na sila ay hindi pwedeng mapailalim sa mga probinsya. Oh, okay. Gets ko yun, bakla. Continue. So, kahit nasa Cebu City, ang sentro ng probinsya ng Cebu ay walang kapangyarihan ang probinsya ng Cebu na diktahan ang Cebu City na makiisa sa mga province-wide programs ng probinsya. Ano daw? Ang gulo, no? Kaya nga ang planong magkaroon ng Metropolitan Cebu ay hindi matuloy-tuloy dahil sa padiba effect nitong Cebu City. Ay, may attitude ang bakla. Eh, masisisi ba natin sila? Nakita niyo naman kung gaano kagulo at kakomplikado ang ating local government. Sino ba kasi gumawa niyan? Ay, nako, iyan. Tanong niyo sa lola niyo. Kaya nga kailangan natin ang isang constitutional reform na magpupush para ayusin natin ang mga ganitong problema para maisulat na ng tama ang mga policies na magbubuklod sa mga lungsod at probinsya towards sa isang layunin. Tulong dapat at walang pabida. Sama-sama sa kaunlaran. Paunlad? Enter Federal-Parliamentary System. O siguro naman may natutunan kayo. So like, comment, share, and follow us for more Reform Minute videos.